Mga ka-solar, ito, nakagawa na tayo ng compression box para dito sa 32 pieces na SINOPOLY. Kasalukuyan na nating tinatap balance. Ito, kung mapapansin ninyo, ang wirings ay nakakabit parallel. So, ibig sabihin, yung positive ay sa positive lang, itong wires na to. At kung negative, negative lang ang connection. Pupuntahan na natin sa Victory Bus Terminal yung ating package galing sa Dagupan Solar. Ito nga, at dito na natin pick upin. Nasaan ang Victory? Ah, nandun. Okay. Ayan. So, kunin natin ang ating super. Okay, so buwaba na tayo ng sasakyan. Kukunin na natin yung package galing sa Dagupan Solar. Pipila dito, boss? Opo. Meron galing Dagupan. So, hintay-hintay lang tayo. Nandito tayo sa claiming section. Ayan. So, paano kumuha ng kargamento? Una, ihanda ang bill of lading o BL number at yung ID yung tatanggap. At pangalawa, pumunta sa releasing section, pakita ang ID. Pangatlo, kunin ang padala at pumirma sa releasing logbook. Ayun. So, dito na nga, kukunin na natin ang binili natin na SINOPOLY. So, ito ang ating bill of lading and 00000005008. Yan, Dagupan. Mga battery ng ano yan, solar. So, itatap balance muna natin. Excited to see and open these boxes. Tingnan natin kung merong nag-bloat. Sana walang nag-bloat o nag-jaundice. Okay, ayan si Kuya Porter. Tutulak na papunta sa ating pickup. Yes, sa pickup support. Okay. 4 boxes, 32 pieces. Ayan, last na battery. Ayan, okay, boss. Thank you. Sige. So, pauwi na tayo. Itatap balance na natin. Mga solar, ang battery nito may nominal voltage na 3.2. Plan ko sana kasing gawin na ito ay gamitin para energize yung inverter to run the 1.5 air conditioning unit. Okay? So, tingnan natin, i-open natin ito, tingnan natin kung may damage ba o wala para immediately may report natin. So, i-check din natin ha, yung 3.2 yung charge nito, nominal. Ang bawat laman nitong box na ito ay maabot ng 8 piraso. So, 8 pieces per box. Unahin natin ito kasi mayroong nakalagay sa ibabaw. So, itong nasa ibabaw, possible na ito yung nakasama yung ating BMS, yung battery management system. And 2 pieces yun. Medyo pricey nga lang. Pero kailangan talaga. So, naka-separate. Naka-separate lang pala ng lagayan. So, ito muna ang buksan natin. Okay. Oops, una. Oh, merong free na Solar Power Philippines since 2012. Okay. Wow. Thank you. Ito, pre-release. So, dalawang cups ang free pre-release ni Dagupan Solar. Okay. So, tingnan na natin kung pogi. Ah, wow. Ang ayos. Suot na natin. Ayan. I guess, ang laman nito ay dalawang BMS at saka yung bus bars. Nakita ko na. Ang laki ng wire. Ang laki.
Okay, ng wire. Okay, napakalapad eh. So, ito yung sleeves. Yan, BMS sleeves. 8S kasi gagamitin natin. Kaya 8S dahil 8 series para sa 24 volts. Okay? 24 volts ito. So, pwedeng ang gawin natin ay since 32 at 8 series isang parallel ang laman ay 4. So, check natin. Pakalaki. Wow! Ang laki. Sobrang laki talaga ng ito yung tinatawag na BMS. Okay, BMS. Ayan. Battery Management System. So, ang specs nito 8S, meaning 8 series, 24 volts, and 150 amperes yung discharge current. And charge current ay 75, so 50% lang. So, dyan muna natin. Bali, dalawang malalaking BMS. Ayan. Super laki talaga. So, ito para sa itong B as in boy. Boy negative ay i-connect natin sa battery negative terminal. At ito namang P as in papa negative or P negative i-connect natin sa inverter at saka sa solar charge controller negative terminals nila. At meron pang sales invoice. Ah, okay ah. Nanbat daw sila ah. So, andito na yung bus bars natin. Bus bars and screws. Check natin ng multi-tester isa-isa kung yung nominal volts niya ay tama. So, isa-set natin muna ito sa DC current. DC current yung may dot lines. Yan. Okay, unahin muna natin itong box na ito. Isang box. And, kukuha tayo ng isa. Sana walang lumubo. Lahat ng 32 cells nasa 3.2 yung nominal voltage. Ito ay 90 ampere hours. Kaya lang yung capacity. Capacity ang tawag doon. Pag may amperes na pinag-usapan, capacity yan. Ang tinitingnan ko na lang ngayon yung physical appearance. Kasi kung lumobo yan, okay, lumobo ito, ibig sabihin, defective yung battery. So, ito ay may timbang siguro may higit na 2 kilo. Ang isang piraso. So, pagka in-assemble na natin ito, okay, kailangan merong i-compress natin. So, gagawa tayo ng lagayan talaga nyo yung box para makompress. Actually, ito, kung 4 na piraso, ito, 4 pieces. 4 pieces na to. It's already 12 volts. 12 volts. Kasi gagawin mo lang dyan, di ba, ito ay positive negative. Gagawin mo lang diyan para maging 12 volts. Babaliktarin mo lang ito. Ayun. Ilipat mo rito para maging positive negative and then ito ay para sa positive negative din. Babaliktarin mo lang din. Okay, so ito 12 volts na to. Nominal niya ay 12.8 volts na kasi ang connection nito ay dito isang bus bar. Isang bus bar dito, isang bus bar dito. So, ang magiging main terminals mo ng positive at saka negative, itong dalawa. Itong dalawang dulo. Okay? So, 12 volts na. Kaya lang, yung ating inverter ay hindi naman 12 volts, 24 volts yun actually. So, kung gusto mo na mababa lang yung ano, gusto mo 90 ampere hours lang para sa 8 battery, yung 8 series, pwede na yung 8 kasi baliktaran yung baliktaran. Okay, so check pa natin kung may nag-bloat or yung nabuntis. Mukhang wala naman na masyadong masamang physical appearance. I guess this is just normal. SINOPOLY is just a brand of lithium iron phosphate battery. Brand lang ito. Meron ding isang brand yung nagawa na natin yung 32650 na lithium iron phosphate battery. Ayan, ibabalik ko na at ipapahilera natin dito.
And then mamaya i-top balance natin. Okay? So top balancing ang next. Yan, i-check natin lahat nasa 3.2. Nasa nominal voltage. Ayan. So, yan. Gawin natin mamaya, itatap balance natin. Hindi natin ang sure kung kaya na one day or two days. So, gagawin ko, i-check ko isa-isa yung voltage. I-check natin dito kung may lalampas or bababa sa 3 volts. Kasi ang nominal voltage nito ay nasa 3.2. So, ayan, sa setup lang natin at kukunin natin yung tester. Ayan. Para makita. Set muna natin ito sa DC volts. Ayan. Sana makita nyo dyan na lumabas yung 3.2. So, unahin natin dito. Positive, negative. 3.26. Okay. 3.26. 3.26 3.22 3.22 ito medyo mababa. 3.26 3.27 So, 3.26, 3.2. Basta nasa nominal voltage ng 3.2. 3.26. Okay, 3.24. So, hindi naman magkakalayo. Balik tayo dito. 3.25. Ayun. Lumalabas na ano to eh, 2C. So 2C ang dapat, kung 2C ang rate niya is 2C, yung C rate nito is 2C times 2 ng 90, so 180 maximum naman yon, yung 180 na discharge current. So kung yun ang discharge current niya, 180, since maximum yun, kukuha lang tayo dun sa median, sa gitna. So, hatiin lang natin yung 180 amperes. Ang 180 amperes nakuha natin dahil yung, di ba, 2C yan, or yung rates. Kung ang C rate mo is 2, itatimes mo lang yan sa ampere hours. So, yung ampere hours yun yung capacity. Okay? So, since ang ampere hours nito, or yung AH ay 90, multiply mo lang sa 2 kasi yung C rate is 2C. So, lumalabas na maximum discharge current mo para makapili ka ng tamang BMS is 2 times 90 ampere hours is 180. So, maximum yon. So, kaya lang, pwede ka naman gumamit na nasa gitna lang. So, kung nasa gitna, pwede ka naman gumamit ng 100 amps na BMS. Okay? Kasi yung 90 pwede na yun eh. Kaya lang wala namang 90 na BMS. So 100 amperes ka na lang na BMS. Pero ito, since 150, okay ito na gamitin para dito sa ano, kung ang gagawin natin is ano lang, kung kukunin natin yung median. Okay? So kalahati lang yun. Hindi natin i-maximize. Okay? Ang DOD yung depth of discharge. Ibig sabihin yun lang yung usable capacity mo pagka ginamit mo ito, para at least may natitira pa. Kasi kung masyado mong ubusin yung life cycle ng battery mo, lalong iiksi. Okay? So 80% is enough to maintain cycle life. So ang gagawin natin dito, next step is top balancing. So itatop balance muna natin, kasi nakita nyo naman, napansin ninyo na 3.2 something, mahigit mga 2, although mga point something lang naman ang difference, ito yung pagkakaiba-iba nila, pero this is very important. Okay, it's important to have a balance voltage lahat ng batteries na ito. Kailangan balance niya para doon sa tamang charging niya.
And aside from that, while doing the top balancing procedure, kailangan i-compress natin ito. Pagka inilagay na dun sa tamang lagayan, kailangan nakalagay sa isang box, naka-compress. Kasi ang negative impact nun is kung hindi na compress yan, pwedeng mabuntis ito kahit walang ama. Walang partner, pwedeng mabuntis ito, lulobo. So, kailangan natin ingatan ng battery na ito para tumagal. Okay, excited na ako na mapa-under nito yung ating air conditioning unit na 1.5 horsepower. And that is also inverter type. Inverter type din yung pagaganahin nito. So, siguro sa estimate ko, equivalent wattage nito, nasa 9,000 plus, 9,002 something na ganyan. Or watts, yung power. Pag watts, power yan eh. So, ang equivalent yan nasa 9,200 watts. So, kung gagamitin natin yung depth of discharge, 80% lang, more or less 1,000 watts lang pwede natin gamitin dyan. And pagka 7,000 watts lang ang pwede natin gamitin, aandar yung ating air condition ng 7 hours. Okay. So, continuous running ng 7 hours yan. No? Hindi na masama. At least sa yung kagaya ngayon, mainit ang panahon, malinsangan. So, kung medyo bandang alas 10, paandar ka na. O, bago mag 6 o'clock, yan, mga 5 o'clock, 4 o'clock, meron pa rin ano yan. Tuloy-tuloy pa rin naman ang andar niyan. So, kayang-kaya nang pagganahin yung aircon nito. And besides, kung sakali naman malobat na ito and automatic na mag-off yung ating inverter, meron naman tayong ATS doon, yung automatic transfer switch na naka-mount na and operational na. Ang mangyayari lang doon, magta-transfer siya from inverter to DU. So, continue pa rin. Meron naman tayong UPS para mag-continue yung supply ng kuryente kahit mag-transfer from this inverter and battery to DU. Okay? All yung distribution utility. Ang DU dito sa Manila, yun yung Meralco. Okay? So, sa ibang probinsya, ang mga DU ay ang mga electric cooperatives. So, yun. Shout out sa Dagupan Solar. Thank you very much. At napakabilis ng pagpapadala ninyo. Thank you. Pag okay ito, Dagupan Solar, so bibili ako ng another set. Para yung 7 hours na continuous running nito, maging 14 hours. Tama-tama lang. Pwedeng gamitin ng 6 to 6, 6 ng gabi hanggang 6 ng umaga. Okay mga ka-solar, sisimulan na natin ang top balancing. Okay, top balancing ng SINOPOLY LiFePO4 battery. I-co-connect natin ito ng naka-parallel. Pagka sinabing parallel, lahat ng mga negative magkaka-connect. Lahat ng positive terminals dapat magkaka-connect din. Ang nominal voltage na lalabas dito ay nasa 3.2. And then, para ma-top balance natin, dapat bawat isa nito, itong 32 pieces. Okay, meron pa dito, meron pang isang box. Ayan. Itong 32 pieces ay dapat pare-parehas ang charge. I-set natin sa 3.6. Alam kung ilan, kung gaano itatagal ng top balancing. Kasi first time ko mag-balance, mag-top balance. Ito, nakagawa na tayo ng compression box para dito sa 32 pieces na SINOPOLY. Kasalukuyan na nating tinatop balance. Ito, kung mapapansin ninyo, ang wirings ay nakakabit parallel. So, ibig sabihin, yung positive ay sa positive lang, itong wires na to. At kung negative, negative lang ang connection. Kaya lang medyo mabagal yung pagtatap balance. So, i-check natin kasi nung start ko ito, nasa 3.2, 2.5, 2.56 yung voltage. So, dapat umabot ito ng 3.60. Yun ang maximum
voltage ng poly based dun sa datasheet. So, i-check natin kung ilan na ang voltage ngayon kung tumaas. So, ito yung sa negative, andun yung sa positive. Ayun, medyo tumaas na. 3.262 to 63. Kahapon 3.256. Medyo mabagal lang talaga, sobrang bagal. So ayun, i-update ko na lang kayo sa mga susunod na araw siguro. Hindi ko alam kung aabutin ng 1 week ang top balancing nito. Napakabagal. Hindi natin agad-agad pwedeng gamitin hanggat hindi natatap balance kasi kailangan natin masigurado na bawat isang piraso nitong cell na ito, itong battery cell na to na SINOPOLY ay dapat mag-charge ng 3.60 volts bago natin i-connect sa series. Bago natin mabuo yung 9,216 watts. So, yan na muna. Kung nagustuhan ninyo ang video na to, huwag niyong kalimutang mag-subscribe and pakipindot na lang yung notification bell para updated kayo sa susunod na upload ng video. Pwede rin kayo mag-comment, magtanong, at kung may time ako, sasagutin ko yan. Maraming salamat. Muli, ito ang inyong kasolarista, si solaRENZ, ang inyong CPA electrician.